Hi guys! Welcome! Dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is general reading for collective, your energy at this time. So, pag gantong baraha guys, yung gagamitin ko upright. Your energy at this time. Oh, perception. The youth. So, possible na hindi tumatanda yung mukha mo. I mean, hindi madaling tumanda yung mukha mo kasi youth tayo. Youth and malakas yung, ba't ganito yung camera ko blurred? Maganda pa naman yung picture, wait lang. Ayan. Ayan, maganda yung picture. Perception, malakas yung perception mo. Yung intuition, and yeah, powerful yung perception mo. Malakas yung pakiramdam mo. Meron kasi yung tao talaga na may gifts na malakas yung senses or may extra senses. Yung malakas yung perception, malakas yung intuition, malakas yung perception, yung pakiramdam. No? Meron ding tao na hindi ganun kagifted sa mga ganyan. Walang gifts sa mga ganyang bagay. Or naka-focus lang sa practical kasi wala namang gifts mga ganyan, spiritual. Ikaw, lakas yung perception mo. And claro, clear, like the sword, powerful. And isang sign sa'yo, yung mukha mo, hindi mabilis tumanda. Kunwari ay 50 years old ka. Kahit anong kainin mo, kahit na hindi ka nag-diet, kahit hindi mo din disiplina yung sarili mo sa pagkain. Bata yung mukha mo. Yung ganon. Na hindi ka madaling tumanda. Kasi nasa pagkatao talaga yan eh. Kumbaga gifts mo na yan or natural na yan. Na sa pagkatao mo na. Hindi ka madaling tumanda or talagang youthful yung looking ka. Youthful looking. Or hindi same yung looks mo sa edad mo or sa kung kunwari yung mga kaedaran mo ay kunwari 50 no, parang may mga parang ano na talaga makita mo na 50 years old sila, pero ikaw kunwari ay 50 ka din, bata pa yung mukha mo. Kunwari yung mga nakikita sa inyong tao pag nakikita ka nila, you look like 20 years old, 30 years old, mga ganun lang. Youthful. The youth pala to. Youth. The youth. So, possible na meron ka ding best friend pati. A loyal best friend. A loyal friend. Or meron na someone sa buhay mo na you could trust, na hindi ka niya iiwan sa ere, na you're lucky enough with the number 3 here, na merong someone na to be there for you, na hindi ka iiwan kahit anong mangyari, na loyal sa'yo, na faithful sa'yo. Pwede isa sa family mo, ganyan, or a friend. Mysterious with the color black here. Mysterious yung personality mo. More information about you. Yeah, kasi meron ding ano to eh, maskara, no? So, mysterious. Mysterious yung personality mo. Merong nakahide. Merong nakatago sa'yo. Merong nakatago na hindi na i-reveal. So, mysterious. Mysterious. More information about you. Queen of Water. Ano to? Parang Queen of Cups din. Pero mapagmahal ka, kind-hearted ka, loving, deep,
or matindi ka magmahal, sensitive, and malakas talaga intuition mo, merong third eye. And pagdating sa pag-ibig ay parang bulag ka pagdating sa pag-ibig, ganun. Love is blind, parang ganun. Kasi with ito yung mata niya, no? Parang iba, kakaiba. So you have a kind heart or kind soul, ganon. Sincere ka magmahal. So ayan, nagaganyan yung camera ko. More information about you. Uy, meron kang person na magkakaroon ng union sa inyong dalawa. You're in love with that person. May tao na mahal mo or in love ka sa tao na yan, na you want to be united, na mag-iisa kayong dalawa. So, magkaiba kayo, opposite kayo, and gusto mo maging isa kayong dalawa. Or, ano to, mga next na mangyayari to, na you will be in a union with that person. Ganun ba? You are meant to be together, yung person na yan. Oo. At magtatagumpay yun. No matter what. Parang ito, nakatakda na siya, or that was meant to happen. That is meant to happen. Na maging isa kayo, magiging buo kayo, you will combine, or magiging isa kayong dalawa, no? Na mabuo na yung puso ninyo. Dahil na kung pinaghiwalay kayo ng person na yan, parang balance eh, good and bad. Or masculine and feminine. Or, yeah, ganon. More information about you here. Oh. Mahilig ka sa dragons? Dragon, oh. Dragon. Or mahilig ka sa movies na may mga dragons, katulad ng mga yung ano ba yung mga may dragon na movies, ah? Miss the Dragon King, ganyan. Basta yung may mga dragons. Or gusto mo makita ng dragon in reality, pwede rin ganyan. Makinature ka. You have a good heart, no? Mabait ka sa lahat ng klase ng animals. Parang kang ano guys, yung parang katulad ng mga elementals, mababait yung mga yan sa mga animals eh. Sa mga nilikha ng, alam na, sa itaas, no? Hindi kagaya ng mga taong abusado. Yun ang totoo, abusado ang mga tao, mga salbay yung mga tao, kala nyo lang. Ma-hurt na ma-hurt dyan. Yun ang totoo, mga salbahe ang karamihan sa mga tao. Kahit dun sa, yung kay Elizabeth na, basta Elizabeth yung pangalan niya, yung vlogger din, na ano siya, yung nag- yung pupunta sa Birinan using a astral travel or astral traveling, mga ganyan. Actually, hindi ako marunong mga ganyan eh. Astral traveling. hindi ko alam yan eh. Paano gawin yan eh. Pero, yun nga ang sabi na yung mga ganyan, yung mga elementals, kasi mga ano yun sila, mga engkanto, o iba-iba silang klase ng mga
nilalang mo. May mga respeto yan mo yan sa kapwa nila, kahit sa tao, kahit na, yun nga, abusado ngayon tao eh. No? Abusado. Abusado talaga yung mga tao. Masama talaga yung mga tao. Kaya, kung sinalba man ni Jesus Christ yung mga tao, kung sinave man, malaking bagay, no? Malaking bagay na sinave ni Jesus Christ yung mga tao. Kahit na ganyan. Pero sa totoo lang, kung ako lang, ay, ba't ko naman isave? Napakasama ng ugali ng mga tao. Kung ako lang, ha? Ba't ko naman isisave yung mga tao na yun? Ay, napakasama naman talaga ng ugali ng mga tao. Iba daw talaga yung tao. Masasama daw talaga yung mga tao. Masama at ugali. Mga foolish pa. Obserbahan nyo, mga tao, karamihan ng mga tao, mga foolish. Bastos. Oh. Takot pa nga daw yung mga engkanto sa mga tao. Mga bastos. Pabastusin lang nila eh. Wala sa respeto. Mga balahura. Ewan ko. Wala tao dyan. Mga mahilig mang cross ng boundaries ng iba. Kapwa nila tao, at sa mga animals, abusado ng mga tao. See? Hindi lahat, pero marami. Marami ang tao abusado, bastos, mahilig mang cross ng boundary ng iba, hindi marunong rumispeto sa iba, sa boundary ng iba. Yung mga tinatawag na feeling superior, mga taong superior, yung wala sa lugar, yung mga abusado na wala talaga sa lugar. Wala sa ayos. Lalo na yung mga naka-drugs. Ay, nako. Parang ano ka dito eh, yung parang kagaya ng mga elementals, no? Na may respeto ka sa mga kinreate ng God. You love kahit mga animals, you love, you have a kind heart, you have a kind heart, no? Kind-hearted ka nga, queen of the water, may empathy ka, kahit sa animals, kahit anong nilalang, at siguro sa mga langgam, no? Ito, langgam. Actually, pagka, yung may mga dumadapo sa plato na langgam, paalis na muna namin yan. So, kahit kami dito, nagrespeto din kami sa mga ganyan na, kasi may buhay din yan eh. Kahit kami ng asawa ko, ganyan kami, marunong kami rumispeto sa buhay ng, ano, actually, ganyan talaga, no? Na hindi lahat ay marunong rumispeto at yung hindi mang cross ng boundary, karamihan sa mga tao talaga, common talaga. Ngayon, yung intruder sa buhay ng iba, tapos mag-cross mount boundary ng iba, lalo na kung i-allow mo, oh, just me, oh, just me, oh, just me, oh. Yun ang masabi ko sa'yo. Yun ang masabi ko. Gusto ko ikwento yung sa agar, ano, kung ano yung nalaman ko. Sa pagtatanong lang, walang halong kasinungalingan. Pero, bawal pang himasukan daw. Yung, ano na yun, kasi bawal, basta bawal, hindi talaga pwede ikukwento yung agarta na yun. Pero, interesting siya ng topic yun. Pero, ang sabi ko, ang lugar daw na yun ay kung ano nakikita ng mga pupunta doon yung mga nag-astral travel ay panilang lang. Yun lang nakikita nila sa panlabas, hindi naman sila makapasok doon eh. Hindi yun ang totoo. At yung place na yun, delikado. At yung place na yun, hindi naman makikita ng normal na tao yun. Hindi din alien ang nakatira doon. Yun ang tingin kong most dangerous place. Baka pag nakapasok yung nag-astral travel doon, kung kunwari, paintulutan, hindi na makalabas doon. Yung mga engkanto nga doon nakapasok doon, nahirapan. Or baka pinapahirapan. Pinapahirapan po ba yawa yung mga papasok na ng mga engkanto?
Kasi yung mga Encanto na yun, may mababait din. Hindi naman. Hindi naman, or nahirapan pumasok doon. Hindi din sila basta, hindi sila basta-basta makapasok doon sa Garza na yung may Encanto. Hindi. Hindi. Yun ang lugar na hindi alam ng marami kung ano talaga yung lugar na yun. Agarta na yan. Hindi sila basta-basta nakakapasok dun kahit may Encanto. Dahil mas powerful sa mga Encanto ang mga nakatira doon. Hindi naman ganun daw ka-powerful. Pero, hindi basta. Hindi nga sila, may rapa sila makapasok doon. Mga ano yan sila eh. So, ayaw, hindi pwede kasi hindi pwede pakialaman yung mga ganun daw. Hindi talaga pwede yawe na sabihin yung tungkol sa Agartha. No? Inalaman ko. Hindi talaga pwede. Bawal talaga. Hindi talaga. Ilang beses ko tinanong yan eh. Hindi talaga pwede. Dahil ayaw ng mga taga-Agartha yan na malaman. Baka gumante. Mga ganun. Gagante ba sila? Yaw, pag in-expose yung kung ano yun doon. Gagante sila. Gagante. Nag-obserba din yan sila. Kung ano talaga. Yung nakikita ng mga nag-astral travel, hindi yun yung totoo. Yun yung lugar ng hindi yun. Hindi ganun yung nasa loob nun. Tsaka hindi daw maganda yun doon. Pangit yung lugar na yun. Hindi daw maganda doon. At yung mga nakatira doon, nakakatakot. Nakakatakot. Yun lang masabi ko, may share ko sa inyo. Hindi lahat. Kasi bawal nga eh. So, sa mga gusto mag-astral travel na pumasok doon, delikado. Delikado po doon. Madelikado. Yun yung pinakadelikado at ang puntahan. Tama po ba, Yawi? Sa mga astral travel. Pinakadelikado ang puntahan. Dahil kung ano yung nakikita, yeah. Kaya nga sinara nila yun eh. Para walang makapasok. Delikado. Yun ang delikado. Alam nyo kung ano yung nakatira doon. Pag nalaman nyo ay, magulantang kayo. So, yan. Sa ilalim doon ng lupa, yan eh. Alam nyo na. So, yan. Yan lang masasabi ko. Bawal akong mangialam. Dahil tao lang din ako. So, yan. Pero nakaka-interesting talaga, no? Pag-usapan yung mga ganyan. Kahit ako, interesado talaga akong malaman. Kaya sinasaliksik ko. Through sa pagtatanong lang naman. No? Kung ano yun doon. At walang iba makakasagot yan, kundi yung sa itaas. Ano talaga doon? Yung nakikita ng mga nag-astral travel, kasi hindi naman nila mapasok yan eh. Hindi yan yung totoo doon. Pangit yung sa loob noon. Hindi yung maganda sa loob. Parang paninlang na place yun. Alam nyo na. Paninlang. Hmm.
gaganti, baka gaganti sila pagka yun ano, yung in-expose kung ano yun doon. Ano yung mga darating sa'yo? Uy, love. You're a lover. You're a lover. Or yung taong totoong magmamahal sa'yo. May soul connection ba to? Meron. Meron. Yun na nga yun. Yung person na malapit sa'yo or malapit yung loob nyo sa isa't isa. You feel the comfort, the warmth. Nafe-feel nyo yung love and yung parang makukomfort nyo yung isa't isa. Yung ganun. Tao ba to? Tao ba yan? Lover. Tao siya. Yeah, tao. Ah, pasingkat. Two of Cups. Yes. Yung tao mahal mo. Yung tao merong chemistry sa inyo. May balance. Yung gusto mong makareconcile with. Ay nagumapoy, no? Nagumapoy siya na mag-take na action to start a new beginning with you. Na, of course, yung mag-grow, expand yung inyong sisimulan. Yung taong gusto mong mapangasawa, yung taong mahal mo. Yun, kanina pa yung lumabas na sa isang card eh. Kahit sa mundong to, kahit dito sa atin ng mga tao, may mapanlin lang din, di ba? Oh, ano ba yung ano? Sino ba yung hari na mapanin lang? Kung magaling yung utak nyo, you can identify kung ano yung ibig mo sabihin. Kung ano yung nakatira doon. Hindi mo pwede i-direct. So yan. Pag mapanin lang, masama. Pag mga... Actually, yung mga taong masama, tahimik yan, mga traitor yan. Hindi kagaya ng... At taong mabait, mabuti yung kalooban. Magalit man, prangkahin ka niyan, galit siya. Pero patalikod yung tumirada yun. Ganda pag kaharap mo yan, bait yan. Pero pag, ano, ibayang mo yan. Kahit wala kang ginagawa dyan, naingit lang siya. May maisipang mga panghalit yan. Kung may panghalit or may alam niyo sila ng panghalit, mahalit talaga yan. Pag tao masama, ay, hanap ng rason yan para manghalit. Sabihin, eh, mayabang ka, o ano man yung rason ng mga ganyan tao. So, ano yung energy ng person mo? Two of pentacles in reverse. More information about your person. Seven of pentacles. So, mas pinipili niya yung mag-stay. To wait. Yung maging mahaba yung pasensya niya. No, na mag-antay. Yun yung pinipili niya. Yun yung... this person chooses to wait for the right time.
for the result, ganyan. Ganyan yung energy ngayon. Yung ready na siya na mag-take ng action. Kung kailan na ready magsimula ang lahat-lahat sa inyong dalawa. Bakit may divine timing pa sa inyo? Possible meron. Nadulas kasi yung card. May divine timing ba sa inyong dalawa? Yung tamang panahon. Ano na naman, may divine timing ba sa inyo? Meron. Meron. And aware yung person mo doon na meron divine timing. Kaya mas minaigi niya na manahimik na lang habang hindi pa okay yung lahat sa inyong dalawa. No? Dahil naklaruhan siya na merong divine timing and willing siyang mag-antay nga kung kailan magkaroon na ng simula or kung kailan na yung tamang panahon para mag-take na siya ng action na para sigurado na magtagumpay yung pag-take niya ng action towards you. Minsan hindi natin naintindihan pero may divine timing nga sa iba minsan or siguro sa lahat, no? Ganon din sa mga pangarap, sa goals, sa buhay, ganyan. Cancer, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, Virgo, and Capricorn, Taurus, Capricorn, okay. Aries, Leo, Sagittarius. Ano yung feelings ng person mo sa'yo ngayon? Oh. Ano ba to? One more card. Feelings ng person mo sa'yo ngayon. Kailangan ko silang pantakip ba? Unstable siya without you. Dahil you're in separation right now. In separation kayo ngayon, oh. Yeah. At malayo kayo sa isa't isa ngayon. Pero may goal siya. May balak siyang puntahan ka or ipursue ka. May plano siya. May mga plan siya para sa inyong dalawa. And in reverse tong hermit dito. So it means na ano to, alam niya na na malapit na yung tamang panahon para mag-usap kayong dalawa, gano'n. Ay hindi. Ano to, yung hindi na siya maging ano ba, maging cold or distant or yung parang walang emosyon, unemotional, yung nagiging aloof sa'yo. Yan. Kasi hindi siya komportable. Hindi siya okay or feeling ungrounded and rooted without you sa buhay niya. Ano pa yung feelings ng person sa'yo ngayon? Hindi na siya ano guys eh. Hindi na siya guarded. Hindi na nakataas yung wall niya. Hindi na siya defensive. So, hindi na siya takot na buksan yung sarili niya. Buksan yung pintuan ng puso niya para sa iyo. So, yan. Hindi na siya takot na magtiwala sa iyo. Clarify ko ha. Hindi na siya takot na magtiwala sa iyo. Kaso, kasi, kumbaga, may takot man to siguro, pero nadadala siya sa emosyon niyo sa iyo. Hindi siya balanced, hindi siya grounded, hindi siya rooted without you. Hindi kagaya ng ibang tao siguro naman nakasalamuhan niya na
okay lang kahit walang communication sa kanila, kahit wala lang kumustahan, kahit totally wala na talaga, ganun. Pero sa'yo, iba kay. Merong kasing soul connection sa inyong dalawa. Merong nagko-connect sa inyong dalawa. Merong bang strings na naka-attach sa inyong dalawa? Oo. And you need to wait lang kung kailan magkakaroon ng start ulit sa inyong dalawa. O yung magsimula kayo ng relationship again. Yes, kasi mayroong divine timing eh, na you need to wait para magsama kayo dalawa so that you will be together na. Habang in separation kayo dalawa, pero still may string pa rin na naka-attach sa inyo. And for sure, nafe-feel nyo pa rin yung isa't isa, nararamdaman nyo pa rin yung isa't isa. Na alam nyo, merong tamang panahon na magsama kayo. Possible na binubuo muna kayo. Baka kanya-kanya munang buhay. And then, kanya-kanyang progress, kanya-kanyang pag-grow. Yung ganon. By the way, yung sa mga tao, sinasabing, hindi masama yung tao. Mismong hindi totoo na sabihin na hindi masama yung tao. Maraming tao masama talaga. Mapanin lang pa nga eh. Trader pa nga eh. Kalukuhan sabihin na hindi masama yung tao. Daming tao masama. May mabait. Pero hindi lahat ay totally mabait. So yan. So, hindi nga sinave ni Jesus Christ yung tao na yun eh. Wala na yan dito sa mundo ito eh. Dahil sa bahay ang mga tao yun. So, yan. Ikaw po ba, Yahweh? Galit ka din sa mga tao? Galit din si Yahweh sa mga tao. Bakit? Dahil lang sinisira nila yung tirahan nila. Sinisira nila itong mundong to. Ganun po ba? Ang mismo tirahan nila, sinisira nila. Sinisira ng tao. Ganun. At mga deceitful, mga selfish ang karamihan sa mga tao. Mga hindi mapagkakatiwalaan. Mga liars. Mapanlin lang. Mapanlaro. Mas masama pa ba yung mga tao, Yahweh, kaysa sa mga jablo? Oo, mas masama pa nga yung mga tao. Sabi ko na, mas masama pa yung mga tao kaysa sa mga jablo. Sa totoo lang, based sa pag-observe ako pati. Mas masama pa yung mga tao kaysa sa mga jablo. Oh. Baka yung mga jablo gusto pa nila ng peace eh, sa buhay nila eh. May reason. Ang pag-alam ko dyan, kung bakit nag-rebellion si Satanas, yung base na laman ko, it's because ang gusto niya ay dahil ayaw niyang mag-bow down kay Adan, no? At against po ba si Satan sa mga tao? Ayaw niya ng mga tao. Pwede. Yahweh, ayaw mo ba ni Satanas ng mga tao? Ayaw niya sa mga tao? Hindi naman. Pero, yun yung alam ko dun eh. Pag alam ko, ayaw ang tanong. Pero, kung ano man yung reason niya. Dahil sakim ata sa Satanas. Sakim. Kaya, rebellious. Sakim kasi siya eh. So, makita niyo yung ugaling Satanas sa mga tao, Satanas din. Sakim. At ang gusto nila ay yung sa iba, kanila pa. No? Ganun yung masakim ah. So, makikita niyo yung ugali ng mga ni Satanas sa mga marami, sa maraming tao. Sakim. Ang mga sakim. Mas malala pa nga yung ugali ng mga tao kasi sa mga jablo eh. Ito lang. Kaso lang may kapangyarihan lang kasi mga jablo.
accept man ng tao yan, i-accept niyo man or hindi, yan ang totoo. Ayun o. At, unreliable, unsecured, for once and reverse. Ano to eh, mga madaling sumira sa relationship, madaling sumira sa tiwala ay mga tao. Mga scheme, deceitful, mga proud, masyadong mapagmataas, mga ang gusto ay material na bagay, yung pag mayaman sila, pinagmamalaki nila talaga yaman nila, mga mayabang. Ganyan yung mga tao. Ayaw mo po ba ng mga tao din? Yahweh, ayaw mo po ba sa mga tao din talaga? Hindi naman. Siyempre gusto naman ni Yahweh, pero galit siya sa mga tao. Ako, sa totoo lang, ayaw ko na ugali ng maraming tao. Ayaw ko talaga sa mga tao. Ako lang, o prangka ako, ayaw ko sa mga tao. Ako lang. So, ako lang ha. Kasi, kita naman po na yung ugali ng mga tao eh. Ayun, mga deceitful, traitor, hindi lahat. Hindi naman lahat. Pero, marami. Mapanlim lang, mga selfish talaga. Yeah. So, ayan. Bilang tao, dapat tayo may respeto sa... kaso, ganun na yung tao. Walang respeto. Kahit nga sa kapwa nila eh. Gusto pang ang cross ng boundary eh. Gusto mang-control. Gusto yung mang-overpower sa iba. Hindi tama yun. Walang respeto yung mga ganun. Yung gustong kontrolin yung buhay ng iba. Yung gustong manghimasok sa buhay ng iba, and then siya yung mang-overpower. Pag psychic ka, pag malakas yung intuition mo, sa mga malalakas yung intuition dyan, clear yan sa inyo eh, na may mga ganyan tao eh. Pero pagka ordinary yung tao, hindi mo masasense yung mga ganyan. Normal na lang yun sa mga ordinary yung tao. Pag hindi ganun kalakas yun. Pag walang gifts, or spiritual gifts, pag walang, pag hindi malakas yung intuition. Yung mga ganun. So, kailan yun mangyayari yung union? Soon na ba? Hindi pa ata. Kailangan ipaglaban. Possible. Yeah, lapit na. Lapit na yun, magkabalikan kayong dalawa. Lapit na. Lapit na. Malapit na yun. Pero, ano yung gustong mangyari ng person mo yan sa inyong dalawa? Mag-away? Hindi naman sila mag-away. Ano yun? Ipaglaban? Ipaglaban nyo na you will fight for your connection. Na kung mayroong gusto mag-block na magkabalikan kayo, ipaglaban nyo. Ano sa ganun ay magkabalikan kayo? Ano pa? Ano pa yung gusto mangyari ng person mo sa inyong dalawa? If you wanna, King wants. Ang magsaksila, magtagumpay yung goal niya. And, yung wala nang magpapadala sa fear, yung maging courageous kayong dalawa ba? Na, paglaban nyo, yung pagmamahalan nyo, sa ganun ay makabuo na kayo ng pamilya. Ipaglaban nyo sa mga devil na gusto mong humadlang. Pwede sa mga imbitero, mga demonyong tao. Para sa akin talaga guys, mas masama pa yung tao kaysa sa mga job. Sa tingin ko lang talaga. Nung wala kasi talagang ano yung tao, yung boundary, hindi marunong rumispeto sa boundary ng iba. Hindi man lang marunong rumispeto ang bastos ng ugali ng mga tao. Mga... basta, foolish.
Selfish pa din iba, no? Yung mga ganun. Tapos, wala sa katwiran. Sipin mo yung mga yan. Tapos, mahilig pa manilang, mapanilang. Pabalikta rin pa nila yung iba. Doon nga, yung basihan kapag yung tao ay mapanilang, ibig sabihin, masamang tao yan. Tama po ba yaw eh? Pag mapanilang, masamang tao. Mapanilang eh. Ano po ba yung basihan ng masamang tao? Hangman. What's with this? Ang gusto niyo ma-stuck ng iba. Ganun. Yung ma-stuck ang ibang tao. Yung ma-stuck ng ibang tao, yung kontrolin nila yung buhay ng ibang tao, yung mga controlling ng mga tao, tyrant, yung mga well, di nyo naman kailangan yan. Kasi, yun talaga yan. Yan yung masamang tao. Ano pa? Yung mga signs na masama ang isang tao? Yun nga yung mga selfish, no? Mga sinungaling, pwedeng materialistic, mga ganyan. Yung ang pinapahalagahan ay material, pera, with the queen of pentacles. Actually, it's in reverse eh, yung emperor dito eh. Yan yung mga taong mahilig maghari-harian, mga overpower sa iba, yung mga ganyan. Kahit sa thoughts lang nila, kahit sa thoughts, sa the way sila mag-isip na feeling superior sila. Kahit na hindi nila sinasabi yon. Tama po ba? Clarify ko lang. The way they think, yeah. Kahit sa thoughts nila yan yun. Sa isip nila yun. Na they're superior. Mataas sila sa iba kahit ang totoo hindi naman. Na above sila na matalino sila. Yung mga taong feeling matalino na. Mga taong bitter. Mga taong feeling magaling. Magaling talaga. Well, lahat ng tao may pagkamasama talaga ugali. No? Lahat ng tao. So, yan. Pero, yun nga yung mga signs na masama daw ugali. Yung selfish, yun yung ayon, selfish. Siya yung nakakaalam niyan. Siya yung creator. Siya yung may gawain. Pero kung wala po bang tao kayong kinreate, Yahweh, hindi po ba mag-reveal yun sa'yo si Satanas? Wala kang tao na ginawa. Mag-rebellious pa rin siya. Okay, yun na. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyo kalimutang i-click ang bell button na sa ganun mo notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman pa, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.